Hello po sa lahat ng mga Taurus Angels ka dyan. Kumusta po kayo? Welcome po sa inyong monthly reading, January 2021. Tagalog, English, Tarot Reading, Intuitive Collective General. Pwede mag-resonate sa ilan lang po sa inyo. Welcome back sa mga dati na pong sumusubaybay. Paalala lang po na for entertainment only guys, ang reading na ito. Okay, sa lahat po ng mga Taurus, Two of Thought. Eight of Action. Yan po yung three main theme o yung overall energy po ninyo sa buwan ng January. Ngayong January 2021, messenger of emotion, alright guys, so meron po kayo ditong two of thought, messenger of emotion at eight of action. Hingi pa tayo ng additional three na mga mensahe. Ten of Action. Ace of Action. Puro action guys ah. Puro action kayo ngayon. Sobrang magiging busy ang ilan po sa mga Taurus. Ngayong January 2021. Be open to success. Wow. So, ibig sabihin, ang ilan po sa inyo ay talagang may papalapit na malalaking opportunity o yung malapit na po kayo sa tagumpay o success sa inyo pong career. Be open to success. Alright. Messenger of emotion, this is the beginning of a new emotional experience that could grow into something deeper. You may receive a message expressing feelings that you didn't even know were developing. A social invitation could soon be on its way to you. There's a person involved who's very gentle and loving, with only the kindness of intentions. It could be you, especially if you're artistic, shy, and sensitive. So, sa ilan po na dito po sa messenger of emotion, meron pong silipin po natin kung sino po yun. Hingi po tayo ng mga clues or signs, zodiac signs po na maaring mag-express po ng feeling sa inyo or magtapat ng nararamdaman para sa inyo. Or kung sino po yung mag-i-invite sa inyo, maaring maimbitahan po kayo sa gathering o party o anumang celebration o kung anumang social gathering yan, maimbitahan po kayo. At maaring yun din yung maging way para magkaroon kayo ng pera o kaya ay magandang opportunity o malaking opportunity. Dahil Ace of Pentacles po ito, maaring yung invitation na yan ay makatulong sa inyo sa financial or connection or collaboration na maaring magdala sa inyo sa success, sa pera, sa financial. At maaring Virgo, Taurus, Capricorn po yan, yung pwede rin po na yung mag-express sa inyo, magtatapat ng nararamdaman sa inyo ay Virgo, Taurus, Capricorn. Okay, siya po ay broken-hearted. Pero pass na po yan. Gemini, Libra, Aquarius. Pass na yan. Maring yun ang isang clue. Siya ay katatapos lang sa toxic na relasyon o hindi magandang sitwasyon. May Seven of Swords dito. Maring siya ay tinraidor ng, o kaya ay niloko. O kaya ay may cheating dyan. Pwedeng niloko ng kapartner or business partner, niloko ng kaibigan o ng romantic partner. Past energy na yan. So, maaring dumaan siya sa hindi magandang relasyon o sitwasyon. Pwede rin sa pera. Then, meron ditong Temperance.
maaring siya ay ang ilan po sa inyo maaring gay or sa LGBTQ, gay or lesbian. Maaring gay or lesbian ay sa ilan po sa inyo ay maaring meron pong gay or lesbian na magtapat sa inyo ng nararamdaman nila or magparamdam na may gusto sila sa iyo. Six of Swords. Maari din naman ito sa ilan po sa inyo, guys, pahabol lang po na message ay sa ilan paalala lang po na pinaprotektahan ka ni Archangel Raphael pagdating sa iyong kalusugan. At meron talagang anghel na gagabay sa iyo ngayong January 2021 sa relasyon o sa iyong pananalapi. At tutulungan ka rin sa iyong kalusugan. Okay, safe ka pagdating sa health, sa kalusugan. Dahil pinoprotektahan ka ng anghel. Si Archangel Michael din ay kita ko dito na pumoprotekta sa iyo. Pagdating sa mga decision mo, may kinalaman sa pera, o kaya ay mga connections mo, mga tao, kakilala na may kinalaman sa pinansyal, makakatulong sa iyo. Pero pag hindi, pag magbibigay sa iyo ng problema, ay tatanggalin ni Archangel Michael. Ilalayo sa iyo or mawawala sa landas mo. O kaya ito naman ay Six of Swords, yun nga, puputulin yung mga hindi makakabuti para sa iyo. At ang Six of Swords ay maaring matuli ka na sa iyong pinaplanong biyahe, pwedeng by water, by sea, o kaya naman ay magbiyahe ka overseas, tawid dagat. At senyales din yan na may tulong na pinansyal, may darating na tulong pinansyal. Okay, pwedeng mula sa malayo, pwedeng may magpadala sa iyo ng pera o malaking halaga, tulong, o kaya ay financial support, o maaring padalhan ka ng pera para ikaw ay matuloy na makapagbiyahe overseas, o kaya ay sadyang makapagbiyahe ka sa ibang bansa. At matalikuran mo na, maiwan mo na yung mga toxic o mahirap na sitwasyon, o kaya naman ay hindi mga mabubuting tao o mga tao na hindi naging maganda ang trato sa iyo o pakikitungo sa iyo o nagka-problema sa komunikasyon, ay iiwanan mo na yan. Meron din ditong hangman na baligtad, so maaari din naman na yung kung meron kayong hinihintay, magbiyahe or kung ano man yung hinihintay ninyo, pera o kaya ay tao na importante sa iyo, o kaya naman ay love life, naghihintay ka ng magkaroon ka ng romantic partner, ay hindi na ganoon katagal. So maaring dumating, may possibility na dumating ngayong January 2021. Yes, oo daw, yes, possible na dumating. At ikaw ay kung ano may hinihintay mo, tao, magandang sitwasyon, na matuloy ka namang makaalis, pwedeng overseas, o kaya ay may hinihintay ka, may tinatapos kang proyekto, yes, matatapos. Kung nakaraang buwan o nakaraang taon, noong 2020, ay may mga proyekto kang hindi matapos-tapos, ngayon ay matatapos at magiging stable na yan, magiging stable ka sa iyong career, matatapos yan. At ang iyong pamamroblema ay matatapos din. Gemini, Libra, Aquarius. Wow! Sobrang marami kang blessing ngayong January 2021. Napakaganda. Kung may mga bago ka daw sisimulan, ay maganda. Kung may mga bagong pag-ibig, may bagong pag-ibig na darating, ay maganda yan. Ace of Cups ay healing din po iyan. So, kung sa kalusugan, o kung may miyembro ng pamilya na may sakit, ay may healing dyan. At unconditional love yan. So, Cancer, Scorpio, Pisces, maaring may malink sa'yo o may ma-inlove sa'yo o ma-inlove ka sa ganyang zodiac sign. Ano man ang kasarian, guys. Babae, lalaki, gay or straight. At mas magiging mabilis sa'yong manifestation. Meron ka ditong magician card. So, maganda. Kasi kung ano yung mga plano mo, ano yung mga gusto mo, isagawa mo, sisimulan mo ngayong January 2021 ay magkakatotoo. Magiging mabilis ang manifestation yan. Two of Thought.
your angels have noticed that you're not moving forward. Sa ilan po sa inyo, guys, ha? Magkaiba ito. Yung tao dito na tinutukoy, ibang Taurus ito. Magkakaiba collective po ito, guys. Sa ilan naman po, two of thought, your angels have noticed that you're not moving forward. You have multiple options that you're reviewing and you seem to be unable to choose. Ask your angels for signs as to what direction to take, or just listen to your own inner voice. Deep down, you know what to do. Tama. Kahit gaano ka maguluhan sa mga desisyon, kung ano man, at feeling mo ay hindi talaga, walang forward movement, hindi gumagalaw, walang pagbabago, ay magkakaroon ng balance, kasi ang number 2 ay balance. So magkakaroon ng malalaman mo kung anong direction talaga ang gusto mo. Definitely malalaman mo yan. Okay, so meron ditong death reverse. Ito naman ay may natapos na mahirap na sitwasyon. O maaring paumanhin po. Sa ilan po sa inyo, maaring meron pong family member o kakilala o malapit sa iyo na tao na lumisan na o nawala na. Kumbaga iniwan, kumbaga death, as in literally na maalam na sa mundo. O maaring namang nagkaroon ng masamang o nagkaroon ng malalang karamdaman. O maaari din naman sa ilan po sa inyo ay hindi ito literal na kamatayan, o ito ay may natapos lang na mahirap na sitwasyon sa buhay po ninyo ngayong 2020. At panibagong simula kayo ngayong January 2021. Maaari din niya na sobrang lungkot mo, na apektado ka sa pagkawala ng iyong kaibigan, kakilala, o taong nagkaroon ng connection sa iyo, ay maaring nawala na. Death. Past energy na yan. So, hindi yan yung ngayong January 2021 na makakabalita ka na may mamamatay. Hindi, kasi reverse ito, baligtad. At ang mensahe na, ang malakas po na mensahe na naririnig ko dito ay may nawala na sa'yo. May lumisan. May namatay na kaibigan, o kaya ay kamag-anak, o malayong kamag-anak, kakilala, may connection sa'yo na talagang kinalungkot mo talaga, naging malungkot ka, at medyo nahirapan kang i-balance ang iyong san. Maari din naman meron kang connection na sa special na tao, special sa'yo na tao itong Pisces. Okay, meron din talagang natapos na mahirap, o merong nagkasakit ng malubha, at may recovery yan, guys, ngayong January 2021. Meron po kayong 9 of Pentacles. So, maganda yan, kasi mas ilan po sa inyo mas makakapag invest na ng malaki-laki. Mas malaki, at makakabili na ng mga gusto nyong bilhin, at mas makokontrol mo rin yung sarili mo. Although marami kang pera, pero may disiplina ka sa iyong sarili. Hindi puro gastos. Sobrang marami kang blessing ngayong January 2021, at meron ka rin pagkakataon na makapagtabi-tabi o makapag-ipon. At matupad ang iyong mga plano. 2 of Wands. 8 of Action. There's so much going on right now that it may feel overwhelming to you, and yet it's wonderful to be busy with the work that you love. Express gratitude for the blessings of heaven that are taking up your time. Even if life feels challenging, if you're asked to travel and take a flight, then do so with confidence. Ayan. Meron nga talagang makakapag-travel nga flight. Ibig sabihin, magta-travel kayo by air, aeroplano, kaya by sea. Okay? So, ang ilan ma-overwhelm talaga, medyo may stress po sa finance, at matatakot kang gumawa ng mga pagbabago pagdating sa may kinalaman sa iyong
tahanan o sa iyong trabaho o pananalapi dahil nga matatakot ka na baka mawalan ka o kaya ay mahirapan ka sa pera, maaari din naman na panahon na itong January 2021 na kumbaga ibahagi mo naman sa ilang miyembro ng pamilya ang mga gastusin o yung pagbabudget o kaya naman ay ang trabaho na paghati-hatian yung trabaho sa bahay, sa tahanan, hindi mo sosoloin lahat ng trabaho o kaya naman ay mga obligasyon. Mas magtutulong-tulong ang pamilya sa mga gastusin. At mas magiging stable ang ilan po sa inyo. Pero ang ilan nakikita ko na sobrang mag-iingat sa paggastos. May magtitipid talaga ngayon January 2021. Pero ang ilan naman po talaga ay walang dapat ikatakot kasi nga stable na rin ang energy. Will of the year or will of fortune ay yes, maging maganda naman talaga ang may magandang kapalaran talagang darating. Good fortune ito, good karma. Good karma sa ilan po. Okay? So walang dapat alalahanin dyan. At yung Virgo, Taurus, Capricorn pa rin. Yung ilan po sa inyo, April, nakikita ko na maaring April ay mas magiging maayos ang kondisyon, ang sitwasyon ninyo sa pera. O kaya naman ang ilan po ay October. Okay? Pero ang ilan po sa inyo, siswertehin, malaking swerte ang darating sa February. September, ang ilan naman po sa inyo by September. Ang ilan ay February. Okay, so ang ilan po sa inyo na medyo challenging at na-overwhelm at na-stress sa pera ngayong January 2021, ang ilan darating po ang swerte, malaking opportunity o swerte ng February, meron din naman pong September. Abangan nyo ang ilan naman ang siswertehin ng April o October para po sa ilan. King of Cups, maaaring may tumulong sa inyo, Cancer, Scorpio, Pisces. Pagdating sa pinansyal, o maaari din namang may mag-offer sa inyo ng mas mataas na posisyon o mas malaking kontrata po yung malaking project. The Tower. So, yung mga nahihirapan po sa pera, January 2021 ay matatapos yan. O pati sa relasyon, nahihirapan na sa relasyon, gusto nang matapos talaga ang problema sa relationship, romantic relationship man yan, o relasyon sa family o mga kaibigan, ay magandang senyales ang Tower kahit na medyo nakakatakot nga ito dahil biglaan naman itong matatapos, pwedeng career na hindi mo gusto, biglang matapos, o kaya ay kontrata. May bagong kontrata na darating at maaring hindi pa sa'yo kapanipaniwala na talagang magiging maganda ang resulta. Pero maganda po yan kasi divine intervention ito. Ano man itong pagbabago na biglaan na dumating sa'yo sa January 2021 ay huwag kang matakot kasi yan ay paraan ni God para ma-clear na, kumbaga ma-release na yung mga hindi importante sa buhay mo, ano mang klase yan. Tao man yan o sitwasyon o bagay na hindi na makakabuti para sa iyo, January 2021 ay tatanggalin yan para naman mapagsimula ka na ng maayos, matuloy na yung mga pinaplano mo, makaalis ka na, mamanifest mo na yung mga gusto mong mamanifest, ano yung mga hiling mo na gusto mo nang magkatotoo ay mas mapapabilis kasi matatanggal na yung mga blockages o kung ano man yung mga humaharang. At meron kang Sun card. So, napakaganda nito. Ego, pride, mawala na yan January 2021. Moving forward, mas maliwanag na buhay, magandang simula at yung liwanag talaga ni God, ni Universe, ang gagabay sa'yo para pumunta ka dun talaga sa direksyon na tama, kung saan ka talaga, kung ano ba talaga ang magpapasaya sa'yo. Dahil happy energy ito, childlike energy, ang ilan na medyo nawawala na ng hindi alam kung anong direksyon sa buhay o hindi alam kung ano ba talagang magpapasaya na karir sa inyo. At syempre, hindi lang magpapasaya kundi magdadala sa inyo sa tagumpay o mas malaking income o mas mataas na position. Makakatulong ang sun card energy na ito para magkaroon ka na ng panibagong maliwanag, maaliwalas at may tamang direksyon ng iyong buhay. Gagabayan ka ni God para ikaw ay mapunta talaga sa kung saan dapat, kung ano talagang career calling mo, anong purpose mo dito sa mundo, anong purpose mo
kung bakit bakit yan ang pinili mong profession o career. 10 of action. You're working too hard. The angels are asking you to find a healthy balance between your career and your personal life. Be willing to ask for help from others in order to lighten your load so that you can take better care of yourself straight. Napakarami mong obligasyon, napakarami mong duties and responsibilities. Pwede yan na delegation sa ilan naman po sa inyo pagdating sa tahanan na hindi mo naman kailangan lahat gawin. Kailangan parte-parte kayo ng trabaho, di ba? Hindi mo kailangan lahat i-shoulder, kahit yung mga gastusin, share-share sa paggastos. Then, ang ilan talagang kailangan nyo ng balance ngayong January 2021, sobrang busy, wala na panahon para magpahinga, sobrang pagod na pagod ka, sobrang exhausted ka, at kailangan mo talaga ng balance sa ilan po na medyo nahihirapan sa career at combination, career at personal life. So, personal life, kung wala kang love life, ang ilan naman ay may love life o romantic partner. So, medyo pagdating sa career and personal life, nahihirapang magbalanse ang ilan po sa inyo. Pero may 4 of wands dito. So, ibig sabihin, mas magiging matatag naman ang relasyon. Okay? O partnership pagdating sa, kung sa business po yan. Aries, Sagittarius or Leo. Okay. Ayan na. Dalawa pa silang lumabas. Okay. Dito sa High Priest ay tatagan mo ang iyong paniniwala. Ano man ang iyong religion. Makakatulong yan sa iyo para magkaroon ka ng tamang balanse sa iyong pera o at ang iyong personal. Kumbaga sa inyong finance, career at personal life. Kung ikaw ay personal life, guys, hindi lang naman yung romantic. Kasama na rin yan ng family. Relasyon mo sa iyong pamilya, sa mga kaibigan. Okay, mga kasama sa trabaho, sa boss, sa manager, sa business partner. At ang ilan naman po ay meron talaga ditong ikakasal. O kaya ikaw ay maimbitahan sa wedding party o malaking social gathering po ito. Pwede rin namang maimbitahan ka sa na may kinalaman sa spiritual. Yan. Na gathering. Then, ang ilan po sa inyo ay ma-overwhelm talaga at masyadong mapapagod dahil sobrang busy. Maraming overtime. Yan. Sa ilan po na may regular po na trabaho. Energy mo ito, Taurus, by the way. Energy mo ito. So, sobrang magiging busy ka ngayong January 2021. Talagang pagsisikapan mo yung trabaho mo. Dahil alam mo, ito lang talaga yung ito lang yung mapagkukunan mo ng panggastos, ng pangsuporta sa pamilya mo, sa sarili mo. Kaya talagang pinaghuhusayan mo ang iyong trabaho. Kahit na abutin ka ng magdamag sa trabaho, ay gagawin mo talaga. Kung ikaw man ay may regular na trabaho, ang ilan wala pang regular na trabaho ay magkakaroon. Okay? Matatanggap na sa ina-apply yan. At pagsisikapan mo talaga yan. At ang ilan naman po ay nagtatrabaho mag-isa, pwedeng sa bahay, work from home, o kaya ikaw ay self-employed. Sobrang magiging mas seryoso ka sa iyong trabaho ngayong January 2021. Kumbaga, kagaya ng sinabi dito sa Ace of Action, this Carib is healing a time of wonderful new opportunities related to your creativity. Yan, creativity mo talagang pagpupuyatan mo. Pagpupuyatan mo. Kung ano man yung ginagawa mong proyekto na hindi matapos-tapos ang ilan po sa inyo, o kaya ngayon may bago kang project ngayong January 2021, ay talagang tatapusin mo. Tatapusin mo. Hindi mo siya ipag yung pahinto-hinto. Okay? Hinto ka man, kailangan mong, siyempre kailangan mong, kailangan mo magpahinga saglit, pero saglit lang yon kasi talagang as in paspasan ang trabaho kaya ay talagang magdamagan.
Ayan. This is a card of action, and if you've been procrastinating, it's time to really get busy. Yun talaga. Yun nga yung procrastinating, yung pag-delay. Wala nang ganon. Walang delay sa, may nakita ko ditong, eto. Walang pag-aaksaya ng panahon. Walang delays sa, eto, yan, yung hangman na baligtad. So, dito, sa ganitong buwan, January 2021, ay ang ilan po sa inyo na maaring may mga delays o kaya sinasadya yung isang tabi muna yung ginagawa ninyo at hindi masyadong nagfo-focus sa trabaho, ay mas magfo-focus ka na ngayon January 2021 at wala nang mga delays na yan, o kaya ay iiwasan mo na yung mga ganyan na procrastinating o pagde-delay ng mga ng trabaho mo o ng iyong proyekto. As in, tuloy-tuloy. Pahinga lang saglit, then tuloy-tuloy talaga. Puro action. Puro action na nakikita ko dito. Then yung cards din ninyo ay puro action din. Yan, puro action. Ten of action. Ace of action. Eight of action. So, sa isipan, emotion, sa emotions din ninyo, so sa relationship, meron din. Then, yung sa trabaho ninyo ay talagang hindi nyo yung paudlot-udlot. Talagang dire-diretso ang trabaho at puro action yan. So, wala na yung mga delays at mas confident ka. Mas magkakaroon ka ng, have confidence in your abilities. Talagang mas magtitiwala ka na sa iyong kakayahan o sa iyong skills. Wow. Be open to success. Look at all the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. You've balanced so many different priorities and have come out a winner. There will be a lot of recognition and praise headed your way, but don't be shy. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Wow. Guys, may recognition, guys, may recognition. At gano'n man na sobrang busy ka man, worth it naman. Yung sobrang pagod mo ay may katuturan. Yan, may katuturan. Kasi talagang may recognition. At mas magiging balance. Yan, no? Mas yung simbolo ng bike or yung ganitong balancing ay mas mababalance mo na talaga yung energy mo at mas makikinig ka sa mga gabay ng mga anghel o ng gabay mo mula sa spirit realm o ni God, ni universe. Kaya mas magkakaroon ka ng balance pati sa mga decision mo. Then kahit pa nagmo-multitasking ka, yung napakarami mong ginagawa ay talagang mapagtatagumpayan mo yan. Sobrang busy mo at huwag ka daw maghihiya na puriin ka naman ng mga taong nakakilala sa'yo at nakikita kung gaano ka kagaling. Ayan nga. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Tama. Deserve mo talaga. Deserve mo talaga na may recognition, na mapansin ka at itong success na to ay para sa'yo talaga. Deserve mo yan. Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, pwedeng may connection sa'yo or magkaroon ng connection sa'yo sa January 2021. Pwedeng makatulong sa'yo ang anuman ang kasarian, matured, pwede rin pamilyadong tao na ito na makatulong sa'yo at napakatalino, napaka-intellectual nito na makatulong sa iyong career. Pwede rin naman itong energy mo, maging energy mo ngayong January 2021 na alam mo ang limitations mo at alam mo rin kung kailan at kung paano maglagay ng limitations o boundaries sa mga taong medyo abusado, pati sa communication ay magaling, talagang matalino pagdating sa communication. At nakikita mo na agad, kumbaga nakikita mo na agad kung sino yung mga totoo sa'yo o hindi. At alam mo na agad kung anong magiging step o action mo para dyan. Meron ka rin naman puputulin na communication na
dati pa na nagbibigay sa iyo ng toxicity o negative energy ay hindi mo na yan papansinin o kaya ay i-block mo na kung sa social media o kaya sadyang iiwasan mo na, okay? Hindi mo na kakausapin ang ilan po sa inyo, guys, ha? Hindi yan para sa lahat. Then, Six of Wands ay success. Tama. May sun energy ka, may Six of Wands ka, success, victory. Ayan, kapalit ng mga pinaghirapan mo, paghihirap mo, pag-o-overtime mo. Success yan sa iyong finance, sa pananalapi. So, kitang-kita na dito na magiging successful ka. At double confirmation nito ng be open to success. Maniwala kang magiging successful ka. At ngayong January 2021, mas mararamdaman mo talagang mas balanse ang iyong energy at talagang kusa nang lalapit sa iyo ang tagumpay o ang success. Hindi na masyadong alam mo 'yon, yung hirap na hirap ka. Yan. Kasi ito na 'yun eh. Nagpakahirap ka na eh ilang taon o ilang buwan na. So, ang ilan po sa inyo deserve niyo na talaga na maging successful ngayong January 2021. Yan 'no, success ulit 'yan 'no. Victory. Six of Wands. At six balance na naman yan kasi ilang beses na dito lumabas yung balance energy ninyo. Balancing. Mas matututo ka na kahit gaano ka ka-busy, mas mababalance mo ang iyong career at personal life. And kung meron mga ganitong energy na seven of cups na makukonfuse ka talaga at hindi ka makapag-desisyon, hindi ka makapag-desisyon gaya na sinasabi dito sa two of thought, yan o. Sabi dito, your angels have noticed that you're not moving forward. You have multiple options, maraming options that you're reviewing and you seem to be unable to choose. As in, ang ilan po sa inyo makakatanggap ng maraming options o opportunities pero tama lang din na sinunod mo or susundin mo ang iyong intuition o ang advice sa iyo ng divine. Okay? Ng divine guidance nga. Meron kang divine guidance talagang matatanggap mula kay universe, kay God ngayong January 2021. Kaya kahit gaano ka man maguluhan sa mga opportunities o options na dumating sa iyo ngayong January 2021 ay kung hindi ka man makapag-desisyon ay okay lang. Kung hindi ka man makapag-desisyon ay okay lang kasi dadaling ka pa rin sa direction na kung saan ay tama, kung saan ka magiging successful. Okay? So, okay lang yan. Okay lang yan kahit hindi ka makapag-desisyon. Okay? Kung ikaw ay naguguluhan, hindi mo kailangan pumili agad. Ask your angels for signs as to what direction to take or just listen to your own inner voice. So, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng sarili mo, ng puso mo. Dapat bang mag-desisyon na o wag na muna? Sundin mo kung ano talaga yung sinasabi ng puso mo. Ng advice mula sa spirits, sa spirit realm, kay universe, anong advice? Relationships. Relationships are just mirror images of your own life, how you feel and treat yourself, as well as you how you react and respond to different situations and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul growth. Tama nga naman. Okay, ganun pa rin. Kung hindi man naging successful yung relationship, yung past relationship, ay at least meron ka namang natutunan at talagang nag-grow ka naman doon. Hindi rin naman masasayang yung natutunan mo doon kasi sa past relationships mo. Kasi makakatulong naman yan ngayon sa'yo. Sa bago. Kasi may bago dito. May bagong, may new love dito eh. Ayan o. Beginning of a new emotional experience. Meron talagang makikilala kayo na or may magme-message sa inyo na talagang mauuwi sa romantic relationship at magiging masaya ka. Wow! Maaring Leo sign siya
o ilan sa mga nabanggit dyan sa, o kung ano man nabanggit kanina na zodiac sign, pwedeng Leo. At kung meron kang strength card, ay ibig sabihin, ano man yung mga naging problema dati, mga naranasan mong hirap sa relasyon, ay yan ang nagpatatag sa'yo. At maaring yan din ang magpapatatag sa relationship mo ngayong bago na darating ngayong January 2021. Maaring makakilala ka nga ng Leo sign, ano man ang kasarian, babae, lalaki, gay or straight, ay may infinity kasi dito. So, ibig sabihin ay magtatagal kayo or magkakaroon kayo ng yung bang deeper soul connection. May spiritual din at mas tatatag talaga. Mas tatatag ang inyong magiging relasyon. So, at magiging masaya. Maaring magkaroon kayo ng anak na may batang lalaki ako dito nakikita. Pero overall ay napakaganda kasi successful. Successful ang relationship. Ano mang klaseng relationship. Pwedeng maging mas matatag ang friendship, kay pagkakaibigan, o kaya ay business relationship, partnership ay mas tatatag ngayong January 2021. Kung sa karir naman ang pag-uusapan. So, mas kasi puro 6 dito, puro balance ang energy na halos paulit-ulit na sinasabi ay puro balance. So, ibig sabihin ay mas magkakaroon ng tamang balance o harmony. At magkakaroon talaga ng balance yung personal mo na buhay at pati na rin ang iyong karir o financial. So, napakaganda po nito. Ingat na lang po kayo palagi. Love and light and peace!